Hi mga karagrag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lebanon. At ito na nga ang mga latest ganap ngayon sa mundo ng beauty pageant. Katatapos lang kahapon ng Miss Universe Vietnam 2022. At hindi ka ako nakapanood kahapon kasi nanood ako sa Miss International Queens dahil may pambato tayo doon at nanalo nga si Fuchsia, diba? So kanina, kagabi pala, pinanood ko yung live ng Miss Universe Vietnam 2022. Ang masasabi ko lang sa production, as in wow talaga, ang ganda ng production nila. But nung in-announce na yung winner mga karagarag, medyo sad ako kasi nga hindi nanalo si 343. Siya talaga din yung beat ko sana kasi sa tindig kasi ng babaeng yun, ang ganda niya tingnan. Queenly talaga, pasarila, pasok din. Pero na lang talaga siya sa kanyang communication skills. Isa daw yun sa dahilan kaya hindi nanalo si 343. At masaya ako at nakatama naman ako kuragal, mga kakaragarag. Kasi nga nakapasok si 311. Siya talaga din. Isa din siya sa mga beat ko sa corona ng Miss Universe Thailand 2022. Si 311. At lalaban siya next year sa Miss Universe 2023 kasi first runner-up siya, diba? So kasi alam natin sa Vietnam na every 2 years lang sila gumagawa ng national pageant at yung first runner-up nila, yun yung ipapadala next year. At so I'm so happy kay 311 dahil wagi pa rin siya kasi nakasungkit siya ng corona at lalaban siya sa Miss Universe competition next year. At sa winner naman nila na si 314, medyo hindi ako pabor para sa akin ha. Maganda siya. Ang galing ng kanyang pasarela, isa talaga yun sa asset niya, yung pasarela niya, makuda naman. Pero sa kanilang, sa round na yun, kahapon, sa kanilang Q&A, mas maganda yung naging performance at naging sagot ni 311. But siguro may nakikita talaga ang Miss Universe Vietnam Organization na umangat kay 314 kaya siya yung nakoronahan kahapon. Pero sa sariling opinion ko lang, sa sariling pananaw ko lang, i-congratulate ko muna si 314 kasi deserve naman niya. Pero para sa akin, sa laban niya na to sa Miss Universe competition na kung saan ang dami naman talagang magaganda ngayon na mga Latina at mga Asian din, medyo matatabunan itong si 314 mga karag-karag. Kasi para siyang prototype ng beauty ni Butan. Yun yung sa tingin ko lang ha, sa sariling opinion ko lang, hindi ko alam kung ano yung opinion nyo, magkaiba-iba tayo, mag-ingay na lang tayo sa comment section kung magkapareho ba tayo ng nakikita. So prototype siya ni Miss Butan at kung sa rampahan naman ang pag-uusapan, magaling talaga tong rumampa, pero I'm sure naman na makapasok talaga ang Vietnam sa darating na placement sa Miss Universe competition kasi halimaw naman talaga sila sa fan voting kung yung basihan. Pasok talaga ang Vietnam. May ano na sila. Oh, ay, na-miss na ako ang langaw. Oo, diba? Na-miss nila. So, pagdating sa fan voting talaga is pasok na pasok talaga ang Vietnam. Pero hintayin na lang natin. So far, hindi ko nakikitaan ang pambato ng Vietnam na kakabakaba or kaabang-abang or sabi natin. Makikipagsabayan sa ibang mga Latina. So sa ngayon mas pa rin sa akin si Celeste at saka si Cambodia mga karag-karag. So kung iano ko siya sa level ni Miss Indonesia, mas angat naman si Miss Universe Vietnam pagdating kay Indonesia. So nangunguna pa rin sa akin si Celeste, si Cambodia, tapos itong si pangatlo si Vietnam para sa akin. Hindi siya Cambodia mga karag-karag. Yun ay sa sariling opinion ko lang. Pero congratulations pa rin sa Vietnam organization dahil pinili nila yung winner na sa tingin nila ay may potential talaga na masungkit ang corona sa Miss Universe 2022. So para sa akin, hindi ko siya nakikitaan ng ganun kalakas na impact na kaya makipag sa mga sampalan or makipag sabunutan sa mga Latina mga karagkaran. Yan ang mga anong masasabi ninyo, mag-ingay tayo sa comment section at kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pangpag good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel Kuragan Karag, ang babae na ginagkaragkarag, and see you in my next vlog. Bye-bye!